Dahil nga sa mga sunog na hinihinalang nilikha ng mga sky lantern, irerekomenda na raw ng Bureau of Fire Protection na tuluyan ang ipagbawal ang paggamit ng mga ito. Nakatutok si Jamie Santos. Nagbagong taong walang tirahan ang halos 30 pamilya sa Pag-ibig Street, Commonwealth Avenue, Quezon City sa sunog bandang alauna kanina madaling araw. Binalikan namin ang Pag-ibig Street kanina. Halos wala nang naisalbang gamit ang mga residente. Itinuturo ng ilang residente na sanhi ng sunog ang mga pinalipad na sky lanterns. May nakakita raw po na may lumilipad na sky lantern. Tapos after mga minutes, hindi nila alam saan bumagsak at may konti po may sunog na po nangyari sa lugar na to. Iniimbestigahan na ito ng Bureau of Fire Protection, lalo't pat may mga nakakita raw na may pinalipad ng sky lanterns. Kaya irerekomenda nila sa Bureau of Fire National Headquarters na iba na ang paggamit ng sky lantern. Kung hindi man daw maban, ma-regulate man lang daw ang paggamit nito. Yung mga sky lantern talaga, yun ay ginawa o dinisign para gamitin sa mga open spaces. Hindi pwedeng gamitin yan pagdating dito sa Metro Manila na highly congested at saka highly urbanized area. Pero sa kabuuan, ayon sa BFP-NCR, malaki raw ang ibinaba ng kaso ng sunog sa Metro Manila ngayong holiday season. Simula December 31, 2012 ng alas 8 ng umaga hanggang kaninang alas 8 ng umaga, nakapagtala lamang daw ng 12 sunog sa Metro Manila. 4 na sunog daw ang naganap kahapon bago magpalit ang taon. At pagpasok ng hating gabi hanggang kaninang umaga, 8 ang naitala. 7 sa mga ito sunog sa residential establishments. Halos 50% ng pagbabaraw ito sa mga naitalang sunog sa kaparehong panahon noong isang taon. Na-attribute natin ito sa tulong-tulong ng media, ng civic organizations, ng volunteer fire brigades, at ng massive fire safety campaign at education information ng Bureau of Fire Protection. Pero naging mapaminsala sa buhay ng tao hindi lang sa ari-arian ng mga naganap na sunog ng December 2012. Siya mang nagbuwis ng buhay nitong Kapaskuhan lang, 7 sa sunog sa Barangay Bungad sa Quezon City at 2 naman sa Barangay St. Joseph sa San Juan. Bagamat ang isang biktima sa San Juan, nasawi matapos umanong bugbugi ng akalain siya ang nagsimula ng sunog. Jamie Santos, Nakatutok, 24 Oras.